Isang scooter na dekalidad, maaasahan ginagaya ng mga China brand, nag-iisa. Napakadaming pyesa at hindi ka mahihirapan sa paggamit dahil isang scooter lang. Ito ay walang iba kundi ang Honda Click 160. Pag-usapan natin ano mga nabago sa motor na ito. Dito ko nakita yan sa Motorcycle City, Key Motors Incorporated. Boss Motovlog. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi o hapunan man, saan man dako sa mundo, ano oras nyo man napapanood ang video na ito, inaasahan ko na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Matagal na ako naghahanap ng Honda Click mula nang inilabas ng Honda sa kanilang Facebook page na nagbaba daw po ang presyuhan nito ngayon. So mabibili mo na lang sa halagang 116,900 pesos. Ang dati niyang presyo is 122,000, sa ibang kasa naman 125, depende po yan sa kasa mapagtatanungan nyo. Well, dito lang naman available yan sa Motorcycle City, Las Piñas, Key Motors, malapit to sa SM South Mall. Maganda dito mag-canvas ng motor dahil kompleto sila from small displacement CC to higher CC, kahit 1,000cc meron sila dito mga Kawasaki, multi-brands na to mga bossing. Hanggang second floor po itong kanilang building, kaya kompleto na rin kahit yung mga service nandito na rin po. So puntahan na natin ang pinakapakay natin, tingnan natin ano na bago o naiba dito sa Honda Click 160 na ito. Kung titingnan natin yung kanyang forma at hulma, ay wala pong binabago dito. Ganun pa rin siya kung ano yung dati natin nakita sa Honda Click, same pa rin po yan. Decals lang po ang binago, mga tatlong kulay po na idagdag, pero pagdating sa specs, ganun pa rin. Same pa rin yan, same engine, same specs. 157cc to be exact, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled ang kanyang cooling system at naka ESP plus ang kanyang starter. At napakaganda niyan, ano? At hindi na po maingay pag nagpo-push button kayo. 15 horsepower ang kanyang kayang isipa at ito ay kayang tumap speed na mga around 130 km per hour. Depende sa lakas mong kumain. Kung mabigat ka, 46.7 km per liter ang kanyang standard fuel gas consumption, pero pwede pa pong bumaba yan kung mabigat kang sasakay dito. So ang motor na ito, kung gusto mo na medyo talagang tamang-tama sa tindig mo, medyo matabakan tao, go for the VCX para hindi ka naman masyadong maliting nandito. Etong motor na ito ay para sa mga saktuhan lang yung timbang, ano? At ang maganda rito sa motor na ito, medyo mababa lang ang kanyang seat height, tamang-tama sa mga Filipino height. Kaya hindi ka ma-intimidate, scooter lang, may gulay board, napaka-useful niyan at higit sa lahat. Pwedeng sakyan ng mga babae, lalaki, bakla, tomboy, lahat ng genre o kahit sino ka pa, pwede kang sumakay dito sa motor na ito. Makapal din ang gulong yan mga bossing, tubeless na po yan at nakamags po. Disc brake sa harapan at drum brake naman po sa likod na sukat ay 14. Ganun pa rin ang posisyon ng baterya, nasa inyong mat floorboard, kaya naman pagdating sa compartment, malaki po o spacious ang inyong malalagyan. Pwede kang maglagay ng mga gamit mo at anik-anik, isang kilong bigas, chinelas o kahit anong gusto mo. Kahit mag long ride ka, ayos na ayos ito. Pwede ka rin maglagay ng top box kung kulang pa sa'yo. Lahat ng ilaw na makikita mo dito, LED na po. Magmula sa kanyang pinaka headlight, papunta sa kanyang daytime running light, turn signals, ganun din sa likod. Lahat po ay LED na, kaya wala ko yung problema pagdating sa baterya nyo. Malobat na lang yan kung talaga maglalagay kayo ng mga extra ilaw na hindi naman kailangan, o yung matataas na amperahe ng mga lights na nagkukos na pagkalobat ng baterya nyo. Wala itong kickstarter, kaya kailangan panitilihin nyo ang kalidad at healthy dapat ang inyong baterya. Pangatlong beses na to na pagpapalitan nyo ng Honda Click 160. Yung una, plain lang, wala siyang ganong decals. Sumunod, napaka basic lang na decals ang nadagdag. At ito na nga yung pangatlo mga bossing, no? 3-toned na po ito. Tatlong kulay na halos ang makikita mo dito. May kombinasyon ng black, matte, saka glossy na to, no, mga bossing. May iba't ibang kulay pa yan. May kulay blue at meron ding kulay orange dito na nakita natin sa Motorcycle City. Ikaw ang version ba ng Honda Click 160 ang napupusuan mo? Sa akin, mas maganda pa rin yung una. Pero ito, itong pangatlo, maganda rin to. Pero depende sa panglasa mo yan. Merong saksakan din yan ng cellphone, mga bossing. Para pag nag-long ride ka, kahit malobat ang cellphone mo, may pantawag ka pa rin sa misis mo at hindi ka mapapagalitan pag uwi. At syempre, pwede rin yan sa mga nagde-delivery riders, panghanap buhay. Sa kanan, makikita mo, meron ding maliit na pocket compartment at integrated na po ang seat opener sa kasusian, nandito na rin po mga bossing. Digital na po ang kanyang panel, kaya ito yung talaga angat na angat pagdating sa mga kasabayan nito sa market. Matibay at dekalidad ang mga buttons, left and right signal light, busina, high and low beam. Sa kanan naman, ayan ang ignition at meron din yung idling and stop and start system. Sa mga hindi pa nakakaalam,
Well, pwede mong i-search ko na yung idling stop and start system. At napakaganda din ng decals yung disenyo nito. Three-toned na disenyo ng decals dito sa gilid. Magkabila po yan. Sa sobrang ganda nga nitong Honda Click 160, napakadami na pong mga China brands ang gumaya dito. Andyan ang Samurai 155, meron ding Lance 150, ang Skygo, at meron din ng Bristol kung di ako nagkakamali. Tama ba? Pakikorek ako kung tama. Kung ano pa yung isa na kagaya rin ito, ilagay mo sa comment section bakit mo gusto itong 160 click ng Honda. Well, makita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!